Hi guys, good morning. So, ayun, napablog lang ako bigla kasi may mga nagtatag sa akin at pinipilit nila na ako daw ay isang peking loyalista kasi daw, dapat daw kung totoo akong loyalista, ine-embrace ko daw yung unit team kasi yun daw ang gusto ni PBBM. Dapat daw, ine-embrace ko daw yung Marcos Duterte. Alam nyo, nung 2016, in-embrace ko yung Marcos Duterte. Dahil ito yung nakikita ko na magiging kapakinabangan sa pamilya Marcos. At ito yung nakita ko na ipinush talaga ni Sen. Aimee. At in fairness naman kay PRRD that time, nakita ko rin naman yung tapang sa kanya na gusto ko talaga na magkaroon ng isang matapang para matapos nga rin yung mga dilaw at may magtanggol sa mga Marcos. Kaya lang, nung 2022 ng eleksyon, nung sabihan ni dating Pangulong Duterte si PBBM ng weak leader, nagkukukain, talagang nagpagalit talaga to sa mga loyalista. Diba? Dahil dito, naging division yung salita na yun between loyalists at kay PRRD. So, ganun pa man, kahit kami ay nagalit kay dating Pangulong Duterte, inaka pa rin namin siya. Inintindi, inunawa. Nung tumakbo si VP Sara as Vice President, hindi namin tinignan yung sinabi ni dating Pangulong Duterte. Hindi namin siya dinamay, hindi katulad ng mga ginawa ng mga dilawan, na lahat ng angka ng mga Marcos, pati mga kaapu-apuhan, ay dinamay. So, huwag nyo kaming uriin. So, ayun na nga, ngayon na ipanalo natin si VP Sara and si PBBM, dapat ina-expect ng mga loyalista na yung mga DDS kakampi natin. Although alam naman ng mga loyalista na meron naman mga DDS na hindi kakampi, yung mga kay Banat ba, yung mga nag-isko, diba? Yung mga ayaw talaga kay PBBM. So alam naman namin yun. So ina-expect talaga namin itong mga DDS na nakuha ni BP Sara na kumampi sa kanya, kakampi natin to. Kaya lang ang nangyari, nung nakaupo si PBBM, nag-iba yung ihip ng hangin. Nawala sila sa hulog na hindi lang basta nag-criticize. Kung hindi bumabanat pa ng mga below the belt sa ating presidente. Like yung halitang nabudol ako, naloko ako, na-scam ako, na ayan, under desire yan. Yung mga salita na hindi talaga namin in-expect sa mga DDS. Ngayon, nagkaroon na nga tayo ng mga mainit na bangayan sa social media. Like kami binubuli, di ba? Binubuli yung mga loyalista pero hinayaan lang namin. Ang ginagawa lang namin, tinidibank namin sila. So dumating yung part na itong si Direk Daryl Yap ay nagkaroon ng maling pick up ng salita doon sa kataga na sa aking palagay, sabi ni Direkto ha, sa aking palagay, gayon din naman kay Sen. Aimee, at naniniwala kong ganun din kay President Bongbong, na mahihirapang makabalik mahihirapang kumatok ang mga Marcos sa puso ng mga Pilipino kung hindi dahil sa isang Duterte o sa Duterte, basta ganun yung ano ng ano niya. So, dun sa part na yon, sinabi ko naman to sa aking live noon. Ang dapat na sinabi pala doon ni Daryl Yap is ganito. Mahihirapang, kung hindi dahil kay PRRD, mahihirapan ang mga Marcos na kumatok sa puso ng mga dilawan. Hindi, kasi general ni Direk, sinabi niya sa puso ng mga Pilipino. Eh sa aming mga loyalista, hindi naman nawala si PBBM o yung pamilya nila, hindi naman. So dahil doon, umalma ang mga loyalista, especially ako. Diba? Nagalit ako kasi bakit mag-general? Bakit nawala ba sa amin? And sa isang banda, hangga't maaari sana, ayaw na rin namin na magkaroon ng connection si PBBM kay dating Pangulong Duterte kasi nakita naman natin SMNI. Yung SMNI, bumabanat na din. Si Panelo, si Banat Bay, si Lasas, na talagang nakikita naman natin na hindi na sila yung kakampe na inakap natin nung eleksyon. So ngayon, pinipilit kami na
Dapat daw akapin namin yung Marcos Duterte. Kami daw, ayaw daw namin ng unity. Anong ayaw namin ng unity? Sinasabi nga namin na dapat kakampi natin ang DDS. Sinasabi namin na dapat itong mga tao ito akampi natin. Pero hindi nga sila papayag. So anong gagawin natin habang sila ayaw pumayag, tayo hahabol na parang aso? Na habang sila na sinisiraan si PBBM, tayo okay lang kasi unity, unity. Hindi nga ganoon. Lahat ng tao, may kanya-kanya tayong ugali, asal, attitude, karakter. Lahat tayo, merong nagpapabugbog, merong nambubugbog, merong lumalaban, merong ayaw lumaban. So, kung kami ay lumalaban, bawal. Kailangan magpabugbog lang kami. Sinasabi ninyo na walang loyalistang palaaway. Baka nagkakamali kayo dyan. I-type ninyo sa YouTube yung salitang loyalista, loyalista ng Marcos. Makikita ninyo yung mga Marcos loyalist na sa lansangan at naghahanap ng away para ipagtanggol ang mga Marcos. Noong 1986, lahat ng Marcos loyalist gustong makipag-away. Pero pinigilan lang ng mga Marcos. Nagkataon lang na ang mga Marcos loyalist ay sumusunod sa mga Marcos. Kaya hindi nagaganap ang mga away. Ngayon sa aming henerasyon, no? Sa aming henerasyon, ayaw na naming magpabugbog. Yung 36 years okay na 'yon. Enough na 'yon. Kami naman. 'Di ba? So, aakapin ko yung unity base sa pagkakaunawa ko. Aakapin ko yung unity depende sa kung anong gusto ko. Aakapin ko yung unity doon sa mga tao na gusto ng unity. Pero yung mga tao na ayaw ng unity, edi wag. Problema ba yun? Ngayon, porkit ganun yung aming katwiran, masama na kami. At itong mga vloggers na hinahama kami kasi Marcos lang kami. Kasi kayo Marcos Duterte, totoo lang pag vloggers ka at Marcos Duterte ka. Tsaka ito yung tanong ko sa inyo. Sabi ba namin ayaw namin kay BP Sara? Ha? Mga vloggers na bugo. Hindi namin sinabing ayaw namin kay BP Sara. Ipinaglalaban nga namin si BP Sara. Sinasabi namin na sa aming palagay at sa aming opinion, si BP Sara ay tapat kay PBBM. Kaya laging nadadamay. Pero, tandaan ninyo, pagating ng eleksyon, ako ngayon talaga, ang gusto ko maging presidente sa 2028, it's either Sen. Amy or si First Lady Lisa. Marcos pa rin. Alin sa dalawa? Pero kung dumating yung time na ang itaas ni PBBM o ni Sen. Amy ay si BP Sara bilang presidente, okay lang. Walang pag-aalinlangan. Suportahan namin. Basta wag lang silang magkalaban. Basta wag lang silang maglalaban, susuportahan namin si BP Sara. Kasi nakita namin sa kanya yung quality ng pagiging tapat, yung quality ng tunay na loyal, na even yung kanyang tatay, kinontra niya para itama, para maging tama, para ipaglaban ang tama. Even si BP Sara, hindi niya sinakyan yung mali. Even si BP Sara, lumaban para sa tama. Even si BP Sara, nakikita namin na hindi niya gusto yung ginagawa ng mga DDS. So, anong problema? So, hindi kami nag-i-embrace ng unity? Ayaw namin ng unity? Hindi yan totoo. Gustong gusto namin ng unity, pero dun lang sa mga tao na gusto ng unity. Hindi dun sa mga tao na pilit dumalayo, pero hahabulin natin. Hindi pare-pareho ang ating mga karakter. At doon po sa mga tao na nagkasabi na, oh, tagahanga mo ako, dapat wag ganyan, dapat wag ganun, wag na po. Hindi po ako nandito para hangaan ninyo. Nandito po ako para ipaglaban yung alam kong tama para sa aking bayan. Pare-pareho po, lahat po ng mga vloggers ay may vested interest, wag nilang sabihing wala, dahil meron. Ganon din naman ako. Meron din akong vested interest. Ano yon? Ang interest ko
ay ang maibangon ang bansang ito para sa aking mga anak, sa aking mga pamangkin, sa future ng mga kabataan. So meron din akong vested interest. Magkakaiba nga lang. Hindi nga lang ako nakapokus sa kung magkano kikitain ko sa YouTube o kung kailangan bang mag-viral ito. OMG, viral na to. Na kailangan ko bang himurin yung pet ni Darlia para sumikat ako, para makilala ako, para kumita ako ng pera. Hindi. Sinasabihan nyo kami na kami yung content-content, kami yung pera-pera. Pero kinalaban ko si Darlia dahil alam kong may mali. Alam kong masaktan ng mga loyalista. Alam kong nasaktan niya ako. E di kung pera-pera ako, di sana hinihimod ko na lang si Daryl Yap. So, wag niyo akong ano, husgahan. Base lang sa gusto ninyo. Ako yung tipo ng taong hindi ako husga base sa paningin ng iba. Husga lang ako base sa paningin ko lang. So, sana maging malinaw po yan. So, muli, hindi po namin ayaw ng unity, hindi po namin ayaw ng Marcos Duterte. Kasi, BBM Sara po kami. Nung 2022, at sa 2028, kung sino man ang kapartner ng mga Marcos, pag si BP Sara, Sara pa rin kami. Di ba? So, marami pong salamat sa inyo lahat. Muli ako po si Mami Pengisang Marcos Loyalist, Marcos noon, Marcos ngayon, at Marcos pa rin. Huwag niyong ipilit sa iba yung gusto ninyo. At pag ayaw nila, aawayin niyo. Ako, kung ayaw mo sa akin, wala akong pakialam. At hindi ako nandito para sa pera-pera. Hindi katulad ng ibang vloggers na hindi kayang kumalaban ng mga sikat na tao. Kasi kailangan nila yung mga sikat para sumikat sila. Ako hindi. Kung sisikat ako base sa aking kakayanan at base sa aking pinaglalaban. Marcos pa rin. At Marcos lang. Period. Period.